Sino nga ba? Ano nga bang nangyayari sa YouTube channel mo? Ba't konti ang views? Pangit bang video ko? Ba't konti ang subscribers ko? Sino nga ba ang responsable sa nangyayari sa YouTube channel mo sa loob ng YouTube platform? Ba't konti yung views mo? Ba't konti pala yung subscribers mo? Ano ang nangyayari at sino ang responsable sa paglagay ng recommendation ng YouTube channel mo sa iba't ibang channel? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. So yan ang ating pag-uusapan ngayon sa topic na ito. Sino nga ba si YouTube? Algorithm. So, nandito na naman ako. Nandito na naman ako. So, nandito na naman ako para si Rai. Pak, pak. Ang araw nyo. Sino nga ba si YouTube? Algorithm. Ano nga ba ang algorithm? According to the meaning from Google, algorithm is a set of rules. Ano nga ba ang meaning nun? Tanungin mo si Google. Lahat ng nangyayari sa YouTube channel mo sa loob ng YouTube platform is kagagawan ni YouTube algorithm. Hindi lang naman kasi YouTube ang may algorithm. Facebook, Instagram, Dailymotion, Twitter, lahat ng mga platform na yan is meron-merong sariling algorithm. Isa yung system kung saan mas mapapadali yung gawain ng user sa loob ng platform. Example, Blackpink Dance Step. Doon. Pag type mo ng Blackpink tapos may lumabas na top searches, nagagawa ni YouTube algorithm yan. Kung ano yung sinearch mo doon nung una is lumalabas sa wall mo kahit hindi mo siya sinesearch. Halimbawa, nang search ka doon, guitar tutorial, then umalis ka na sa platform, then bumalik ka the next day or the next hour basta pagkatapos mo mag-close. So baka nagtatanong kayo, ba't sa wall mo is meron ng mga guitar tutorial doon or about sa guitar. Yun ang purpose niya, ang tumulong sa mga user kung ano ang dapat hanapin nila sa platform. Kung ano ang gagawin nila, kung ano ang maitutulong nila. Sa Facebook, ganyan din. Halimbawa, na-search ka, buy and sell, laptop, refurbish. Then, the next day, di ka na-search. Pero sa wall mo, may lumalabas na pages about buy and sell. Kasi alam ni Facebook na yun yung sinesearch mo, yun yung makakatulong sa'yo. Yun yung lagi mong hinahanap sa platform. So yun yung kagagawan ng algorithm ng Facebook. Nagtatanong kayo, bakit hindi marami yung views nyo? Bakit konti lang? Yung subscribers nyo unti-unting pumapatak. Yan ay dahil sa algorithm. Naapektuhan yung views mo dahil hindi ka consistent sa pag-upload mo ng videos. Hindi ka i-recommend ni YouTube pag ganyan yung status ng uploading mo, ng YouTube channel mo. Ire-recommend ka ni YouTube once maraming interesado sa video mo. Mas ire-recommend ka niya sa maraming tao kahit hindi ka subscribers nila. Depende kay YouTube kung ire-recommend niya yung video mo. Depende rin kasi yung sa content, sa views, sa engagement mo, sa lahat ng watchers at mga subscribers mo. Out of topic muna tayo, ano? Yan, nag-a-adjust. Kung napapansin nyo, na-expose yung mukha ko sa light kasi nga, nag-upgrade ako ng lightings ko. Which is, gumawa ko ng DIY na softbox. So, titignan natin kung maganda yung result pag in-upload na at sa pag-edit ko. Ano nga ba ang goal ni Algo? Si algorithm, siya yung tumutulong sa atin na makita yung mga video kahit hindi pa natin siya sinesearch. Yung makatulong sa users para mas mapadali yung paggamit nila ng YouTube at sila rin yung responsable sa pagdami ng engagement mo sa YouTube channel mo. Engagement means yung pag-connect nyo ng mga ibang YouTube users, ng ibang content creators, or ng ibang watchers. Engagement means comments, likes, shares, yan. Yan lahat yan is engagement.
mas madaming engagement, mas malaki yung percentage na marerecommend ni YouTube yung channel mo or yung videos mo. Yun yung purpose niya, para mas matulungan kang lumaki yung YouTube channel mo. YouTube algorithm. Konting trivia lang po tayo, YouTube algorithm starts to improve their codes or yung algorithm mismo. Nag-umpisa lang po yan, yung ganyang pamamalakan, yung ganyang sistema, nung 2012. Nung 2011 and years before that, is hindi ganyan kaganda yung algorithm ni YouTube. Lahat ng users dati, yung mataas yung subscribers, yung sikat ka, yan lang yung i-recommend ni YouTube. Mahal ka ni YouTube kung sikat ka. Pero kung bago ka pa lang, itchapwera ka. Yun yung dating algorithm ni YouTube. Pero nung 2012, is nagbago yung algorithm niya. Doon na nag-start yung algorithm natin ngayon. Hindi man ganito kaganda, pero doon nag-start. Habang tumatagal, is nag-upgrade yung algorithm ni YouTube para sa mga users, para sa mga watchers and uploaders, at tayong mga content creators. Yeah. So ngayon, na-discuss ko na kung ano si algorithm. Ano nga ba siya? Sino nga ba siya? Ano ang purpose niya? At ngayon, ating pag-uusapan, we will discuss for now. Wow! Paano natin matatalo si algorithm? Paano natin susundan si algorithm para madala na tayo sa successful channel? Number 1. Sa paggawa mo ng YouTube channel, dapat yung title mo is searchable. Dapat yung name ng channel mo is searchable. Paano yun? Mas madaling ma-promote, mas madaling ma-recommend ng algorithm yung channel mo pag searchable yung titles ng video mo. Halimbawa, gumawa ka ng video, how to bake a cake. So, madali siyang i-search. Searchable siya kasi yung word na how. Yung word na how is laging ginagamit sa YouTube. Paano? Yung YouTube ngayon is parang tutorial na siya. Para siyang teacher AI. Wow! Lahat ng tanong na hindi makita sa Google, na tamad na magbasa, is sa YouTube ginagawa. How to bake? How to drive? How to fight your girlfriend? How to use this formula? How to boot this computer? How? Lahat ng how halos nandun na sa YouTube. So, pag nilagyan mo siya ng paano gumawa, searchable, yung poproblemahin mo na lang is yung karugtong ng how. Paano siya magiging unique at paano siya magtatatak sa channel mo. Di naman sinasabi kung lahat ng titles mo is may how, paano. Ang minimin ko lang is dapat yung title mo is yun yung laging iniisip ng tao. Yun ang laging nasasabi ng tao pag naghahanap siya sa YouTube ng kung anumang content yung hinahanap. Halimbawa, dance cover, dance monkey. Sikapin nating dumami yung views sa paggawa ng mga gandang content. Sigurado ako, aakyat yan. At isa pa, sa paggamit ng mga searchable names, is hindi sila mahihirapan na makita yung video mo. Unless, alam nila yung YouTube name mo, yung YouTube channel name mo. Yun yung una. Gumamit tayo ng mga searchable titles. Gumamit tayo ng mga searchable names. Disclaimer lang po, lahat po ng sinasabi ko dito is according sa experience ko as a YouTuber 3 years ago, which is hindi po nag-success yung channel ko noon dahil sa mga kamaliang ito. So ngayon, tinuturo ko to sa inyo para hindi nyo maranasan yung mga nadaanan ko na kamalian dati as a YouTube, as a content creator. As a newbie sa YouTube, dapat yung title mo is nakaka-interviewing yung title mo. At saka, yun yung mostly hinahanap ng tao. Doon ka muna mag-focus. Tsaka ka nalang gumawa ng mga unique titles kung medyo sikat ka na. So, ngayon, punta tayo sa pangalawa. Gumawa ka ng attractive thumbnail. Alam mo yung thumbnail? Ito, tapos pako. Boring. Gumawa ka ng attractive thumbnail. Yun yung lumalabas na cover sa video mo pag nasi-search tayo ng mga videos. Example nito, ganyan. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Dadami yung views mo pag yung thumbnail mo is attractive. Maganda yung pagkalatag mo ng thumbnail. Yung main part nun is yung picture mo. Personal blogger ka, kung yung pinapakita mo yung mukha mo sa camera. Importanteng nandun talaga yung picture mo. According to research, pag nandyan yung mukha mo sa mismong thumbnail mo, malaki yung percentage
nababasahin nila yung title ng thumbnail mo. Dapat yung title ng thumbnail mo is readable. Dapat malaki, puno yung half ng screen kung nandun yung mukha mo. Kung hindi man mukha mo, kung ano lang yung dinidiscuss mo, kung ano yung topic mo, halimbawa, all about money, so lalagyan mo doon ng pera. Yung title mo is, pagtingin agad, pag ganon, basa agad yung title mo. Tsaka, yung ginamit mong terms is nakaka-attract sa mind ng tao. Paano kumita ng 1,000,000 sa 1 segundo? Ganon! Wag yun, wag. Yung tinatawag na clickbait, niloloko natin yung mga watchers natin. So, yung pangatlo is yung tags. Tags. Yun yung ginagamit ng YouTube para mas ma-search yung channel mo using tags. Ito yon. Yan yung tags. Halimbawa, naglagay ka ng title, how to bake cake. So, yung tags mo is yung searchable. Lagay mo doon, cake, wait, space. Yun yung parang separated value niya. Comma, then space. Huwag ka maglalagay ng tags na napakarami. Mas malilito yung YouTube pag marami yung tags mo. So, dapat yung tags mo is specific lang. Kung ano lang yung dapat i-search, kung ano lang yung connected dun sa title. Okay? So, meron ka ng searchable names and titles. Meron ka ng attractive thumbnail at meron ka rin tags. So, yung pang-apat natin is dapat meron kang engagement. Meron kang connection between other users. Dapat hindi ka killjoy. Dapat, kung may engagement ka, sakyan mo. Ang minimin ko, halimbawa, nag-engage ka sa comments, may nag-comment sa'yo, so dapat, even react or mag-comment back ka. Huwag kang parang, wow! Hindi ganun. Dapat, may engagement ka sa ibang tao para mas ma-recommend ka ng YouTube. Maging masaya tayo sa mga bagay na ina-appreciate ng ating mga kapwa content creator or mga watchers natin. Sa content creator kasi dapat tayo is maging close tayo sa mga watchers natin, kapwa YouTube creators. Dapat is friendly tayo in a sense na nasa same lang tayong platform. Ang pagiging isang content creator is hindi lang dapat dahil sa gusto mo ng pera. Ang pagiging content creator is dahil sa gusto mo, dahil sa hilig mo. Hindi naman sinasabing na, mag-YouTube ka, may pera dun. Enjoy the process. Yun yung dapat tanggapin mo as a newcomer, as a bago pa lang sa YouTube, katulad ko. Ini-enjoy ko lang yung process na yan. Dahil dati kasi parang minamadali ko, parang gusto, ba't ganito yung watch hours ko? Ba't ganito yung subscribers ko ang konti pa lang? Ba't ganito yung views ko ang konti pa lang? Hindi ganyan. Hindi lahat ng tao pagsali magaling agad. Hindi lahat ng tao pagsali expert agad. Hindi lahat ng tao pag sabak sa ganitong bagong laban is magaling na. Lahat po tayo is nagtitake ng step by step process. Mas maganda kasi makuha natin yung gusto natin sa paraang ginawa natin sa sarili natin, sa paraang pinaghirapan natin. Ang pagiging YouTuber ay hindi po biro. Ang pagiging content creator ay hindi po biro. Sabi nga ni Sir Jun Ingero, lahat ng content nasa YouTube na. Ang gagawin mo na lang is makipagsabayan ka. Dapat, kailangan mong mag-upgrade. Dapat mong i-push yung sarili mo para makibagay sa trend ngayon. So, balik tayo sa engagement. Ang pagiging content creator is naka-upid na doon yung pagiging engager mo or pagiging friendly mo sa mga nag-i-engage sa'yo. O ikaw yung mag-engage sa kanila. Pag may nakita ka magandang video, okay, like. Okay, mag-comment ka. Huwag lang panood ka lang ng panood kasi nakakadagdag yon sa engagement points ni YouTube algorithm kung saan magiging love ka niya. So, yung next natin is calling of attention. Yung minimin ko is ito. Ito. Dapat sabihin mo sa YouTube channel mo na i-subscribe ka para hindi nila malimutan. Minsan, yung mga tao, nanonood lang yun ng mga video, hindi na alam na pwede palang i-subscribe, pwede palang i-follow. Hindi lahat ng watchers is alam yung YouTube. Yung iba, nakikinood lang. Kaya dapat, nagpo-calling of attention ka. Don't forget to subscribe! Pakipindot na yung notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bago kong videos. Tapos yung pinakahuli at yung lagi kong sinasabi is, focus! Mag-focus kayo sa quality ng video mo.
Kasi hindi lahat ng content, hindi lahat ng ginagawa mo. Halimbawa, tinatamad ka. Kung isa bumababa yung quality ng videos mo, parang boring ka na, parang ganun katulad ko. Yun, dapat yung quality ng video mo is nandyan pa rin. Nandyan lagi. Yun. Need yan, need. Hindi yan want. Dapat, need yan ang channel mo. Yung quality ng videos mo. Para mag-click yung mga nauna kong nasabi. Ano yung searchable item? Yung attractive thumbnail, yung tags mo, yung engagement mo at yung calling of attention mo. Kung yung quality or yung laman ng video mo is wala, yung YouTube channel mo is nakadepend sa quality ng video mo, ng videos mo. Diba? Yun. Yun lang yung point doon. Equip yourself to make a quality video. Wow! Lahat ang sinabi ko is naka-connect kay YouTube algorithm. Lahat ang sinabi ko is yun yung mga tips para labanan si YouTube algorithm. Para sumunod sa yapak niya, para i-recommend ka niya. Sabi nga nila, need lang ng isang video na trending sa channel mo para ma-monetize. Dahil yun sa views ng video. Kahit isa lang, kaya kanyang hatakin pataas. Pero, ang isa na yan, pag hindi mo yan nasundan ng quality videos mo, is wala rin. Dapat, lahat, halos lahat ng videos mo or gagawin mo is may quality! So once again, ang masabi ko lamang po, ang pagiging YouTuber ay hindi madali, ang pagiging vlogger ay hindi madali, ang pagiging content creator ay hindi madali. You must provide a quality videos for your own channel, for the watchers. Huwag mo lang gawin yun para sa sarili mo, gawin mo yun para sa mga subscribers mo, para sa humahanga sa'yo, para sa sarili mo. At yun lamang po aking masabi sa video na to. Umantabay sa susunod na video kung saan tatalakayin ko ang about. Depende sa anong matripan ko. So yun, outro! Outro! So yun, outro!